Pwedeng maliitin kasi ano, iba yung suntok niya pag bumanat din si MastaFeat. Hindi ko alam kung style niya yun parang mag-distract or talagang ganun talaga siya. Kapatid, kapatid din kasi to dahil batchmate ko to. Good luck sa battle natin. Sobrang natutuwa rin ako sa mga past battle mo din. Pero ano, kaiba tayo. Sana enjoy natin to. At good luck sa ating dalawa. FlipTop Zoning 12, nandito naman yan sa corridor. Maraming salamat sa inyo sa pagtanggap sa amin dito. Shoutout sa lahat ng kasama natin sa Zoom meeting. Shoutout sa lahat ng MCs na bubuo na liga. At syempre sa FlipTop staff, sa lahat ng pagpatuloy natin sa kabila na lahat ng kahirapan. FlipTop, mag-iay para sa parating natin laban, oh. Yeah! At sana na-enjoy nyo pa rin lahat. Sana nakakatulong kami sa panawid stress, panawid problema. At laban pa rin tayo lahat, tuloy-tuloy lang, no. Sa current ko, galing pa Mariveles Bataan, para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay SirDeo. Sa mundo ko'y di ka na makakaramdam pa ng lagim. Sa higit ng liwanag, ikaw ay babalunin. Hindi ka hayaan na muling lamunin ng shoutout sa MHP Al's family, Powerful Teacher, Team Famous, Jame Ron, Sam Bales, Sir Jet Glenn, Escapol Joldan, Crazy Kid, Kalik, Sir Benji, Isim of Car Rental, Kapo, JD, Mikai, Nika, and Kamatatsu. At sa kaliwa naman, galing pang GMA Cavite para sa inyo, mag-ingay tayong lahat para kay MastaFeat! Yeah. Laban lang, kahit parang ayaw mo na ang araw-araw na nangyayari sa buhay mo. Ang daming problema, epidemya na walang baksin. Alam kong hirap ka na rin, magpigil lang yung hachin. At bawal dito, bawal doon, kasumpa-sumpang taon. Minsan niya iniisip mong di ka na mahal ng iyong buon. Huwag ganon, kahit nakakamiss, lumabas ng di nakamas. Mga bata na nagpapatunas pagtapos ay kahit sa labas. Talaga masakit kahit nakapikit, marami na ang nasiraan ng baim. Shoutout nga pala sa Crazy Family, Bad Boys, Masters Connection, Maharlika, Rap and Ralph, Tropa sa Bigo, Chinese Agency, EGK, at sa lahat ng mga tropa diyan. Nanalo ng coin toss si MastaFeat. Pinili niya mauna si SirDeo. Tig-dalawang minuto dapat. Non-tournament battle naman to. Pahinggan natin. Unang banat, Zoning 12, SirDeo. Yeah. Game. Yeah. Parapahan muna. Yeah. Game. Game. Start. Good. Bago ako magsimula, may sasabihin lang ako. Bakit nyo ako minamaliit? May pinagmamalaki ba kayo? What? Usapan KT ba ka mo? Ayoko na sana mandamay. Kaso ayoko pag-usapan yung mga maliliit na bagay. Kasi sumusubo daw ako. Ikaw ay sinungaling. Baka ikaw yung sumusubo kasi sa bibig mo pa nang galing. Galing. Pero walang, hindi yun masama kung ganyan yung tingin nila sa atin. Kung nahihiya kang bakla ka, edi sabay tayong umamin. Kasi walang masama sa pagiging bakla. Kasi walang masama sa pagiging bakla. Dapat responsable. Mapagmahal sa magulang, mapagmahal sa kapwa. At higit sa lahat, magaling tsumupa. Yun ang importante. At least ako nagpapakatotoo. Di yun kadiri, eh ikaw. Nagpapakahost pa sa Bigo para lang makakita ng titi. Ooh. Kaya bakit mo kinakahiya na bakla ka? Tangina, hangal ka ba? Pwes, simula ngayon, tanggal ka na! Kaya kahit ano pang kulay mo,
wala akong pake. Anong pakialam ko sa kulay mo? Eh, may rainbow kami. Kasi mapagmahal ang mga... Kasi mapagmahal ang mga bakla. Kasi mapagmahal ang mga bakla. Pwede nga kami maging nanay. Pwede rin kami maging tatay. O, ano pa bang kulang? Oo, nag-iisa lang ako pero kaya kong maging magulang. Eh, ikaw, puro bisyo, puro pasarap, puro pagpapalaki ng bayag tong lalaking to. Kaya kung usapang responsibilidad lang, mas lalaki ako. Kasi meron akong matinong trabaho. Ikaw, sobrang tamad mo, Diyos ko. Oo, minsan, tumutuwad ako kasi nga, nagbabanat ng buto. Kasi humaharap ako sa hamon ng buhay. At lahat binabalanse. Magaling lang kayo magpatigas ng titi, pero malambot kayo bilang lalaki. Mga umaastang barako, ayaw magkagalos. Ayaw mahirapan, gusto lang ay makaraos. Sila na nga yung nasarapan, sila pa yung nangihingi ng pera. Aba, ayos. Kaya konti na lang, sasampalin na kita, Kiko Matos. Kaya anong gusto mo? Suntukan? Yung mukha mo, wawasakin? Ang liit-liit mo pa naman, parang venue natin. parang venue natin. Kasi grabe talaga tong venue. Walang pumapasok na hangin. Boss, pagawa mo naman to, wag mo bibigay yung TF namin. Kasi grabe talaga tong venue. Nakakahiya sa mga heavyweight. Ginamit kailangan sa barracks ng MastaFeat. Kailangan dito, renovate! Renovate! O ano, pumili kayo, MastaFeat o renovate? Renovate! O bus, narinig mo naman yung aming hamon. Iahon mo naman tong venue para sa paparating na ahon. Pero grabe talaga, boss. Yung amoy nakakakulob. Pag gumanda tong barracks, boss, yung east-west, ilagay mo sa loob. O ano, sino mas lalaki sa ating dalawa? Ako yun, Matik. Kasi yung reklamo niyo sa venue, sinabi ko ng harap-harapan kay Arik. Kaya ikaw ay matatalo kahit pa na maganda. Sampal sa'yo magkabila na kinalo ka ng bakla. Time, respect for the LGBT community. Thank you! Balat, MastaFeat, pahinga natin! Ang galing! Nagre-request pa ng rehabilitasyon si Gago. Sana yung estilo mo muna dito ang una mong binago. Kaganan to. Mga sinasabi mo, puro ilusyon. Sinasabi mong bakla ako, Gago. Ikaw naman, baklang maton. Okay nang ina mo ka. Mali yung mga pinagsasabi mo. Kung sa usapin pagiging tatay, yung tatlong anak ko na pag-aaral ko sa eskwela ang pribado. Sino sa atin ngayon ang talo? Game? Last na! Tinitira pa yung pag-ano ko sa Bigo. Huwag kang mag... Hindi ko na nare-rebat. Don't you worry. Dahil sa Bigo Live na yan, yung mga battles ko, di nare-rebat, nare-review ni Looney. Ha? Bias mo naman, idol. Kaya... Hintayin mo ako sa Kumu. Let's go! Kalaban ko nakaraan, Apex. Mabigat! Tapos ngayon naman, alien. What the fuck? Ano to, sir? Pampalubag loob? Sa mga nagsasabing luto yung laban namin ni Apex, move on na tayo, guys. Ito na lang, iwanan natin ang sunog. Game! Kala, puta na ba yun? Yeah, ito na lang, iwanan natin ang sunog. Kasi SirDeo, na madalas nyo makikita sa manggas at kwelyo, umaani ng mga parangal at tropeyo sa larong rodeo. Kahukay ko sa buhay mo'y naumay na lang akong bigla. Mas mausay daw sa tunay na buhay ang puki ng inang bakla. Ha? Paano ka naging mausay sa buhay? Ang ipagsigawan dito na yung mga estudyante mo, hinahalay mo ng tunay? Mukha kang violenting Bombay. At mukha kang tsokolating buhay. Tangina mo pa. Para kang libag sa paa nang magsasaka. Tangina, bumababay standard ng FlipTop nang dahil sa'yo. Nagre-reklamo pa na sana cash na lang daw at hindi na cheque. Tangina mo. Dapat ya tip mo lang dito, isang box ng Lollary Medias tas limang piraso daon ng oregano. Para mawala na yung saltik mo. At kamukha mo yung nakasuntukan akong bading nung elementary pa ako, pare. Bato-bato tapos baro nung pamangarate.
Alam mo ginawa ko? Tinakbuhan ko, tapos pinagbabato ko ng tae. Man, di yung kabadingan. Wala na kasi kung naisip na ibang magandang paraan. Ikaw ba naman, tambangan ng kinikilalang anak ni Ebak Adan. Malayo ang agwat ng sulat natin. Di ka makakalikha ng sugat sa akin. Di na para ang aking mga bara ay sayangin sa isang katunggaling parang kumakalmot sa hangin. At kung susumahin, kung nga ang bakang sususo sa akin, di magdadalawang isip na ulo mo'y butasin. Sa labang to malalaman nyo kung sino ang baliw sa amin, tapos na yung kontrata mo ng pagbibigay aliw sa amin. Kaya, bumalik ka na sa Maribeles. Dito ay wala ka makakain na sorbetes. Napatunayan mo na rin naman ang isang beses na mas mabangis ka kapag wala kang boses. At tingin-tingin mo na rin yung pagpapaawa mo dito, brother. Lahat dito walang pakialam sa profesyon mo, lalo na't walang kinalaman sa pagbabattle. Ha? Hindi lang ikaw dito ang umahasel. At please lang, pwede bang pakibura na rin ang yung channel? Siguro ka kamunduan at kabaklaan ng tema ni Tanga. Hindi ka na nahiya kay Gamatatsu, tangina ka. Panguna nga, pangit na nga, tingatanga mo pa. Dapat niya magpasalamat ka sa kanya dahil sa kanya nakapagtapos ka lang dahil sa pagtitinda ng tinapa. Putangina ka. Makapagtapos ka lang nga, sanyabang mo na. Piling mo yung buong Maribela sa kahirapan, nahiyaon mo na. Hoy boba, tangina sinong baliw pa maniniwala sa'yo? Bukod kay Enigma. Ay, nandun na. Bukod kay Enigma. Bukod kay Enigma, tanging kasama mo na lang nagtitiwala sa'yo. Oh, titi, wala, sa'yo, tanginan to. Ah, meron. Sige, labas mo. Di ba baliw ka? Alam ko naman na lahat gagawin mo dito para lang maaliw sila. Tangina, pero talo ka pa rin, tangina mo ka. At saka tigil-tigilan mo na yung estilo mo na kaya ako nagra-rap dito dahil para magpasaya ng mga tao. Tangina, yun naman pala eh, ba't dinadamay niyo pa ako? Basaring tawa. Basaring tawa-tawa, akala mo natutuwa ako? Sa susunod na magkalaban pa to, talaga maniniwala na kami na chinuchupa ka na ito. Pipitsog yun yan, Enigma, puta. Palakpakan, SirDeo! Gabe! Palakpakan naman tayo! Gabe, is back! Okay, seryosohan muna tayo para mas maganda. Okay, seryosohan muna tayo. 20 days preparation lang to, kaya bibigay na natin yung the best natin dito. Okay, kaya ngayong hapon na ito, wala sanang magbabawal. Gagamitin ko yung profession ko sa battle na hindi ito sa gabal. Kaya si MastaFeat, tuturuan ko mag-aral. Na may halong pangaral. Kaya simulan natin sa Filipino. Makinig ka ng lesson. Mahalin mo yung sariling wika natin, ika nga ni Manuel L. Quezon. Kasi di ka marunong magbilang. Masta, grabe ka. Hahatiin kita sa apat. Siguradong matematika. Tuturuan kitang lumakas yung katawan. Sakto, di ako busy. Sakto, di ako busy. Pagugulungin kita sa barracks, literal kang nag-PPE. At sa English, ayoko sanang pumalpak. Meron akong motto sa English eh. MastaFeat, what the fuck? Kasi isa akong guro, kaya ikaw ay tumabi. Isusubo ko sa iyo yung nota. Ngayon, yun ang halimbawa ng mape. Kasi papatayin kita ngayon. Wala sanang pikunan hanggang maging ganap kang kasaysayan sa aralin panlipunan. Kaya pasensya na, wala akong konsensya. Nagpakita ako ng kahayupan, ito'y gabi ng siyensya. Alien, tuturuan kita ng po at opo. Dapat ka mag-aral nang malaman mo yung values at kagandahang asal. Amen? Oops, pwedeng pakaltok. Napunta lang sa religion, bigla ka ng inantok. Kaya, ikaw, yung utak mo, sobrang stress ng utak mo. sobrang stress ng utak mo. Kaya ka lang naman sumisipag kasi pag-usapan ay recess. Pero para bumenta at magkaroon ng kwenta, pwes mag-aral ka ng politics. Marami dong pera. Makisama ka sa mga tropa, lumapit ka, halika. Yan, matututo kang makibagay. Ganyan ang sosyolohiya. Kaya, mag-module na lang tayo. Isaksak mo sa iyong tuktok. Gusto mo pala mag-aral ng mataas eh. Pwes, sumama ka sa akin sa bundok. Kaya di ko hinahangad na manalo, Masta.
Hindi ko ang kahinaan. Hindi ko inaangad na manalo, Masta. Okay lang matalo. Iba ang aking hangarin. At least may natutunan ka sa akin. Kaya, kung magkakaroon man ng back to school, kung ganyan yung case, kung ganyan kapangit yung mukha, pues, ayoko nang mag-face to face. Kaya ngayon, daanin natin ito sa ganap mong katauhan. Edukasyon at kaalaman, kausayan, karunungan, bawat takbang ay limitado, kapus sa kadunungan. Walang sapat na salapi, malayo sa kapatagan, trabaho na kasanayan. Yan madalas kailangan. Simple lang ang buhay sa kapiraso na papel. Gusto lang matuto, hindi para pumapel. Hangad ko ay diploma, iaabot ko kay inay. Yan madalas sabihin ng sistemang umaaray. Kaya kailan ka matututo, kailan ka mamumulat. Ang edukasyon ay edukasyon, ang edukasyon ay pagyamanin. Kaya shoutout kay Duterte, itaas nyo yung sahod namin. Boom! 20 Days Preparation Department of Education. Ay, thank you! Parang banat, MastaFeat, pahinga natin. De, saludo naman ako sa mga ginagawa mo, sir. Kung ganun, mamatay ka na. Sa lahat ng sinabi mo, para matuwa lahat, yung rebulto mo, sagot ko na. Game! Yan. Ikaw ay isang basal, ikaw ay malansang bading na nagtatago sa isang anyo ng isang guro. Na ang tanging alam lang ituro ay kung paano magpagaling ng tulo. Eh sigurado kayo teacher talaga doon si Gago? Eh bakit puro reklamo? Tangin nang to. Para kang sira ulo. Mukhi ng ina ka. Umaakyat ng bundok ng ilang oras para lang makapagturo sa iba. Matanong ko lang, alam ba yun ng mga magulang nila? Baka yung iba doon, paalam lang, manguhuli ng gagamba. Biglang bumait si Tanga nung pinukoy ni Akata, na-scam siya. Tangina, oo, napanood ko yung laban nyo ni Akata. Match na match kayong dalawa. Tangina, salpukan ng mga buang. Tangina, sobrang intense ng laban. Personalan ng mga wala sa katinuan, sabay kain ng dinuguan. Tangina, anong klaseng nilalakabang pukin ng ina mo ka? Pati yung kaluluwa ko, nagtataka kung ba't napapayag ako na makalabang kita. Ah, naisip ko na yung dahilan. Siguro sinusubukan ako ni Sir Arik na kung kaya ko ba lahat ng battle MC dito sa bayan. Pero boss, ano ba naman yan? Paano nyo natatawag na battle MC yan? Tingnan nyo naman kada laban, parang debateryang laruan. Putang yun to. Pero pinagpawisan to dun sa round 3 ni Akata. Nabisto kasi na yung mga pagpapanggap niya sa harap ng camera, may masamang motibo palang dala. Tangina, tatakbo ka ng kagawad? Tangina, anong gagawin mo dun? Pwede siguro kung la-line up ka kay Kapitan Abadon. Yun. Pero hindi ka pwede doon. Wala namang masama kung yung intention mo talaga maganda. Pero tangina, unang tingin pa lang namin sa'yo, mukhang hindi ka talaga gagawa ng maganda. Tanginan to. Sa imahingan ng pagiging guro, sablay ka na, dadagdagan mo pa yung kahihiyan mo sa pamilya mong tangina ka. Sige nga, kung guro kang talaga, spit mo nga dito meaning ng biology. See? Biology, study about human being and environment, living things or non-living things. Chemistry, o chemistry, di alam di ba? Chemistry. Pag sinagot na ni Sendlok si Luxuria, malamang may chemistry. At tatawagin natin silang Sensor Layo. Sensor. Sensor Labo. Yeah. Kahayupan ka babuyan ng itinanim mo sa iyong lalamunan. Kaya kahit kailan walang karapatan makipagbastusan sa mga tunay na namuhunan. Sa una tatawa kami sa inaambag mo ditong pagkaguhan. Pero guys, sana hindi na tinatolerate yung mga gantong kaululan. Tanga na, sige nga, task kami ng pabor sa mga pinaggagawa nito. Oh, sige, ako dyan, ikaw dito. At last, mariwana, droga at financer na bading. Ang pinagkukunan ng kakanin itong wala pa rin narating. Di na ako magtataka kung mag-alayang one ka na rin. Tapos na rin itong mabantot na bading na may tuliling sa Master Pitong magaling. Ayun sana yung sasabihin ko kay Apex nung nakaraan po. Kinangin mo. Rimbala at SirDeo, pahinga natin. Okay, yes. Round 3 na. Round 3 na. Game. Game. Palakbakan naman tayo. Yeah. Palakbakan naman tayo. Yeah. Grabe, wala akong gana. Itong laban ay warm up. At dahil di kasali sa isa buhay, sisirain ko tong lineup. Kaya simulan natin kay Slack One. Slack One, buraot ka unggoy. Pero dahil kaibigan kita, XL ako doy. Pati si One Lay Ace na tanga. Panay sasakyan nila live.
panay flex ng service, di naman pala marunong mag-drive. Tangin ang mag-jowa to, yung talento meaningless. Mga basura sa basura kasi laruan lang ng 3GS. Kaya JD, pasensya na kaibigan. Di ko kailangan na umiwas. Pasalamat ka, takot ako sa iyong bulitas. Rito. Kaya Onax, Onax, yung bobong tumugma. Naturingan taga Rizal. Di naman pala marunong tumula. Kaya Invictus Idol, muntikan na kaming mapahamak. Hinatid mo nga kami, iniwan mo naman kami sa layak. Kaya batang rebelde, ang sarap mong sapukin. Ang tanda-tanda mo na bulbuling ka ng hayop ka, nagre-rebelde ka pa din. Kaya only son, nagpalit pa ng pangalan to. Ayaw niya na daw kasi saran, kasi pagod na siyang tumakbo. Kaya Jonas, suntukan halika. Pwes, tandaan mo, akin na si Enigma. At Harlem, malansa ka. Di ka malinis. Anong pake ko sa'yo? Daming isda sa Maribeles. At Selnuk, yung rapper na mukhang tanga. Di ka malalim magsalita. Tangina mo, baliw ka na. At G-Clown, bigla ako natigilan. Sumakit akin puso, pwede pa kitang iian. At j-blaque, ang sarap mong panggigilan. Ang pangit mo, mukha kang long hair na ati-atihan. At Lipram, yung idol ko na yummy. Galingan mo sa 31. May pusta ako kay Saki. At Krega, Krega, ang sarap mong samahan. Kakainin kita ng buo. Yum, 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 yum. Kasi may egg ka sa pangalan. At GL, yung bituka daw halang. Anong GL, GL? Eh di good luck na lang. M-Sight, yung may-ari ng motus. Marami yung modus. Para lang bumenta yun, para lang kumain yung kanyang nota. Naghahanap yan ng chorus. At Apex, at Goryon Talas, galingan yung pareho. Kung sino manalo sa inyong dalawa, ako ang inyong premyo. At sino pa? MastaFeat? Uy! Bakit? Sasabay ka ba? Bakit nyo hinahanap si MastaFeat? Eh, round 1 pa lang, patay na siya! Sino pa? Kuya Kebs? Huwag ka masyadong maarte, ha? Pangako sa Pasko, may bago kang camera! Sino pa? Sir Dennis? Promise, pag ako nanalo dito, mamaya dyan sa likod, ako maghuhugas ng plato! At Boss Enigma! Boss Enigma, ito lang ang nasa isip ko. Nasa susunod na laban ko, dadagdagan ko yung TF ko na sariling pera ko. Kaya wasak itong laban. Game over. Walang silbi itong lineup. Pag sinira ako poster, isa buhay pa more. Time. Ha. Sino ba? Buta, puro sino pa si Tungak? Tangin na mo, sino pa mo lahat? Lala, panalo na ako, alam niya. Hindi, tatawag din lang ito. Guys, ayoko sana maging seryoso. Pero Sir Deo, kailangan mo to. Yakapin mo ang pagmamalasakit na to. At kahit di ka na magpasalamat sa mga sasabihin ko sa'yo, dapat pakinggan mo to. Ikaw na nagsabi na marami kang tinuturing na anak. Tinuturuan magbasa, tinuturuan magsulat. Pero kahit sabihin mo na wag na nilang sundan ang ginagawa mo rito sa pagbabattle rap, para mo na rin sila lang tinuruan maging borat na may pakpak. Hindi, real talk. Kasi lagi sinasabi dito, chupa, tuwad, borat, tangina. Ewan ko lang kung di ka maiyak pag yung mga tinuturi mong anak ay kinakaiyakan ng lahat. Doon ka mapapawat da pak. Sa pak, tadyak, sa dingding at sila, sa ilong ng jowa mong pango.
ang magiging hobby mo pag di ka pa rin nag-quit sa laro. Bakit sir, wala ka ba talagang mga mahal sa buhay? Na nagsasabi sa'yo na yung mga ginagawa mo rito, nakakahiya talaga, nakakaumay. Kung ganun, walang totoong nagmamahal sa'yo. Kaya ka siguro nagkakaganyan dahil di mo matanggap sa sarili mo yung totoo. Alam mo yung totoo? Wala kang future sa pagrarap, sa pagsusulat, sa battle rap o sa kahit anong meron sa pagrarap. Alam mo ba kung bakit ka pa rin Sir Arik dito tinatanggap? Para lang ipaalam sa lahat na iba yung mga trying hard sa mga lihiti mong nagrarap. Oo, hindi ako sikat. Ano magagawa ko? Pero saksi kayong lahat na kahit sinong sikat itapat sa akin ni Boss Arik, talagang inunguya ako. Kahit alam kong sintu-sintu ka, di ako nagreklamo. Kasi alam ko naman walang kakwenta-kwenta yung mga pinaggagawa mo. Kaya wala na, panalo na ako. Shoutout na lang sa mga tropang patuloy na nanonood. Pasalamatan pa rin natin si Boss, si SirDeo, kahit papano lahat dito ang dasyan lumuhod. Binanggit niya pa lahat. Tangina, nakakadismaya. Naganda pa naman ako kasi kala ko yung burat ko hawakan niya na. Gaganunin ko sana siya. Pero wala, tol, nakakadismaya ka. Sana sa susunod, galing-galingan mo pa. Sana sa susunod na bibigay sa akin at Sir Arik yung talagang makakatabla. Kasi puro kabadigan lang yung pinagsasasabi nito ni Tanga. Nakakahiya ka. Sayang lang binabayad sa'yo. Alam naman namin dito na bilang lang na may mga sayad kayo. Si Akata, ikaw, dagdag mo na si Sendlox, mga putang ina nyo. Kinain kayo ng kalaliman dahil sa mga kapritsuan nyo. Tatapusin ko na lang tong rant to. Hindi ako nagbabanta. Pero pinapangako sa inyo at sa lahat ng mga nag-aabang sa akin, si MastaFeat, kahit sino pa yan, lagi akong handa. Tanda. Dahil flip na pag-iay para sa lang. Check. At bago tayo tumuloy sa mga hurado natin, gusto lang namin pasalamatan ulit lahat ng mga patrons namin, www.patreon.com/fliptop o kaya search nyo lang sa Patreon website. Gusto lang namin pasalamatan lahat ng walang sawang tulong at suporta para sa lahat ng tiers namin. Pinakauna, yung iba pa rin pag live tier, kay Tristan Van Excel representing Bacara, Ilocos Norte at Waipahu, Hawaii. Maraming salamat, men. Kay Attorney Rustico mula Toronto, Canada pa. Maraming salamat sa inyo sa walang sawang suporta. At sa susunod na tier, yung mag-ingay tier, kay Adrian Adora ang Gono Rizal represent at Chicago, Illinois. Shoutout sa inyo, Adrian Adora. Kay Kevin Belches representing Matalom, Leyte. Maraming salamat sa inyo. Kay Richie Aranda, shoutout sa inyo, men. Kay Topher Vizcara representing Sydney, Australia. Shoutout sa inyo. Kay Jonathan Lopez Jr., Caloocan City represent. Shoutout sa inyo, tuloy-tuloy pa rin. Kay Roy Ivan Gloria Almoguera, shoutout sa inyo. At para sa susunod na tier natin, yung recognized tier, kay Sir Jans Perez, maraming salamat. Kay Yagi Olaguera, shoutout sa inyo. At kay Michael Joe mula Japan, shoutout sa inyong lahat, sa lahat ng tulong talaga. At tuloy-tuloy pa rin tayo, flip top. Zoning 12, nandito ngayon sa corridor. SirDeo vs MastaFeat, mag-iayos pang best para sa kanilang pareho. Yeah. Oh, mag-iayos naman dyan, oh. Yeah! Nag-lag lang ng onteng, nag-lag. Ang boto ng hurado, 3-2, mag-iayos para kay SirDeo. Shoutouts, MastaFeat. Thank you so much. Maraming salamat sa ano na to, sa battle na to kay Sir Arik. Kahit 20 days preparation lang to, naitawid namin to ni MastaFeat. Thank you so much, pare. 20 days prep nga pala. Maraming salamat. Shoutout pa rin. Salamat, SirDeo. Salamat, FlipTop. Shoutout sa lahat ng tropa, family ko sa Bigo Live. Puyat Fam, kay Utol Adi, kay Madam Shea, kay Bumpanot, kay La Utol Jello, sa lahat ng mga tropa dyan. Kay Utol Rar at kay Milabs na nagpapashoutout. Thank you. Salamat. Astig pa rin yun. GL, Larimus, ng Passing School. Boto ko, SirDeo. Round 1, itatabla ko sana kasi although malakas yung punto ni SirDeo, pero mas direkta yung tira ni MastaFeat. Ang kaso may part na nawala si MastaFeat. So binigay ko ng bahagya kay SirDeo. Round 2, binigay ko ng slide kay MastaFeat. Yung round 3, naisip ko na makukuha na ni MastaFeat kasi hindi direkta yung mga suntok ni SirDeo. Ang kaso, para sa akin, mas kung iba siguro yung atake ni MastaFeat sa round 3, pwede ko ibigay sa kanya kaso mas effective yung ginawa ni SirDeo sa round 3. So 2-1 SirDeo.
Yun, binoto ko si SirDeo, siguro sa consistency, mas malinis yung performance niya sa round 1 especially. Round 2, medyo complex sila doon. Yung round 3 kasi nag-freestyle si MastaFeat. So, SirDeo. Yo, ano, binoto ko si MastaFeat kasi ano, yung round 1 binigay ko kay SirDeo kasi yung LGBTQ verse niya, lakas nun, unang beses na dinig. Lakas nung impact, although hindi naman talagang diretsong-diretso kay MastaFeat yung ano, pero for creativity, binigay ko yung round 1 kay ano, kay slightly kay SirDeo. Tapos yung round 2, binigay ko kay MastaFeat, yung freestyles niya dun, ang lakas. Tapos medyo yung, although bago yung ano, yung angle, yung ano ni SirDeo, yung parang ginamit niya yung mga subjects. Kaya siguro yung execution tsaka construction, hindi siya ganun ka-effective. Parang binabanggit niya lang in a sense. Pero maganda, maganda yung setup. Pero yung ayun nga, yung round 2 binigay ko kay MastaFeat. Tapos yung round 3, ang ganda din nung ano, ang ganda nung angle ni SirDeo dun sa lineup tas lahat. Pero ayun nga, eh, para sa akin hindi direktang ano kay MastaFeat yung tanga. Parang sinayang niya yung buong rounds niya. Sana kung napaikli niya yun ng ano, ng kalahate or 3/4 ng rounds tas nag-save siya ng ilang ano para kay MastaFeat. Mabibigo sa kanya. So, yung kay MastaFeat naman, although pin-restyle niya, ano eh, meron siyang ano eh, kaya niya mag-freestyle, kaya niya dali ng freestyle pa din naman yung ano, in a sense. So, punches wise, parang sa akin kay MastaFeat yung tumama ng round 3. So, yung 2 and 3 binigay ko kay MastaFeat. Yun, maraming salamat muna sa caps ni Barawa para sa sombrero ko. Round 1 para sa akin tabla yun, entertainment talaga. Sobrang lakas nung kay SirDeo kasi yung ginawa niya sobrang lap 3. Pero yung ginawa rin naman ni MastaFeat, entertainment tsaka yung mga sinabi niya. Para sa akin tabla yun, round 2, yung reference ni SirDeo na mga subject, masyado siyang mahaba, parang buong round yata na hindi halos tumatama kay MastaFeat yun. So, okay naman yung ginawa niyang reference na yun, pero para sa akin, hindi siya para sa kalaban niya. Para lang mag-entertain sa, ginamit niya yung para i-entertain yung mga nakikinig. Hindi siya para pantalo sa kalaban. So, para sa akin, mas lamang yung round 2 ni MastaFeat kasi magaling yung mga adlib ni MastaFeat, lalo yung pinataas niya yung kamay, sige ikaw dito, mas okay yun. Tsaka yung mga rekta na sinabi ni MastaFeat. Round 3, nag-reference din si SirDeo ng mga lineup ngayong zoning. Okay sana yun kung mas tatama kay MastaFeat yung mga sasabihin niya. Kaya lang, ayun, para sa tagapakinig, para sa entertainment, mas para dun yung sinabi niya, hindi para kay MastaFeat. Si MastaFeat naman sa round 3, kahit halatang nag-freestyle, mas rekta pa rin. Parang yung sulat niya tsaka freestyle magkapareha. So, wala lang din. Pero mas rekta siya. mas rekta sa kalaban, pero okay, MastaFeat. Yo, locks, unlock, clothing, restore clothing, save siya. Binoto ko round 1 si SirDeo kasi unlike yung recent performance niya na naging medyo nag-focus sa prinsipyo, dun niya binago yung approach eh. Tapos round 2, binigay ko kay MastaFeat. Kasi, ayun nga, parang bumalik yung ano ni SirDeo sa round 2 na principio shit. Like, hindi naman ako against them, pero as a battle rapper kasi magmumukha akong uusi na wack shit, diba? Tapos talagang naano ni Masta yung round 2 doon, lalo na yung mga alus niya. Sinakyan ko yung task kamay kasi alam ko meron siya maganda ka na dun eh. Round 3, okay, let's say, naging deciding factor kasi siya talaga. Sabihin natin hindi direkta yung mga sinasabi ni SirDeo. Pero nakuha niya pa rin kasi yung ano eh, yung hype ng tao. Tapos yung sa round 3 naman ni Masta, kuha niya yon kung na-spit niya yung round niya. Kasi parang feeling ko talaga, pin-miss tayo na lang ngayon. Pero, ayun, sa kanya talaga yung kung na-spit niya yung round niya. Pero, since parang nabawi ni SirDeo yung entertainment, yung crowd, kahit sabi natin hindi direkta. Parang yun na yung kumuha ng boto kay SirDeo talaga. Pero overall, pwedeng makuha kahit sino kung na-spit lang niya. So yung boto ko, SirDeo. Nangyari, siguro naging overconfident ako. Kasi feeling ko yung round 1 tsaka round 2 sa akin na. So, nag-freestyle ako ng round 3. Kasi akin yun, mali ko talaga yun. Kasi ano, sobrang overconfident ako. Kaya sa isya na. Sino ba? Sino ba? Buta puro sino pa, sito nga.
Tangina mo, sino pa mo lahat? Lala, tal, panalo na ako, alam niya. Nakita ko naman yung round 1 ko. Na-deliver ko to ng blow na okay. Siguro sa round 2 lang nagkatalo. Ginamit kailangan sa barracks ng MastaFeat. Kailangan dito, renovate! 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 Lalo na yung round 2 niya. Lakas ng round 2 niya. Kaya talagang matatawa ka talaga. Siguro lumailay lang siguro sa round 3. Siguro kung di niya siguro binago yung sa round 3 niya, siguro baka siya yung manalo. Tapos sa round 3 ko is damay-damay lahat. Kaya wasak itong laban. Game over. Walang silbi itong lineup. Pag sinira ako poster, isa buhay pangor. Time. Yeah, ayun pa, ganun pa rin. Meron akong MC Clothing. At punta kayo sa page ng MC Clothing. Tapos sa YouTube ko, tuloy-tuloy yung uploads ko ng mga bago. At MastaFeat TV, ghost pa rin ako sa Bigo Live. Pakinggan nyo to sa YouTube, lights, music, mapapakinggan nyo to para to sa mga taong ano, na nadidepress na sa buhay. Ito, maganda tong ano na to, pampaangat sa buhay. Nakalabas na to sa YouTube, supportahan nyo doon sa YouTube channel ko, SirDeo TV. Baka lang, baka mapadpad kayo, madpadaan, yakapin nyo na rin. Meron kaming rap battle ngayon na binuo sa Bataan, mas kakagigiliwan ninyo. Bataan Rap Conquer to, na nagkukumo rin, SirDeo Distress sa 1122. Ayun. Baka may rap battle din kasi din. Baka gusto nyong mapadaan. Minsan sa mga nanonood guys, maraming salamat sa patuloy na naniniwala, sumusuporta. Pagpasensyaan nyo na, medyo layla yung performance natin. Pero akin talaga, sobrang salamat pa rin, salamat pa rin. Sana yung nagawa ko, magbigay rin ng kahit papanong kasiyahan sa inyo. Tuloy-tuloy lang, laban lang ng buhay kahit maulan, pandemic, kahit maraming issue. Kahit maraming issue sa buong Pilipinas, lumalaban pa rin tayo. Pinoy tayo.